sa mga mahusay. So, ayan na, no? Si Tito Jun, si Dad, si Howard Dasalope, si Dennis, tsaka si Shamil B. Ayan si Dennis, no? So, kumpleto kami lahat, no? Welcome back, mga mahusay. So, jigging tayo ngayon, no? Kung napanood niyo yung last video ko regarding about sa mga gamit pang jigging. So, yun lang gamit ko, no? So, wala akong masyadong gamit pang jigging, pero malalaman natin kung swerte tayo dito sa jigging na to. So, kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kakalimutan, click subscribe para maging mahusay, click the bell para notified kayo kung bago tayong upload, leave a like. So, tara, samahan niyo kami. Mahusay sa kanya kami sasakay, no, kay Sir Bong Amante. So, yung number niya, paalam muna tayo, pwede ba natin bigay yung number niya, boss? Oh, bibigay ko sa inyo. 352-9715. Oh, 0995-352-9715. So, sa Nasugbo to, no? Nandito kami sa port ng Nasugbo. Ito, pwede kasi may sakay dito. Kung gusto yung putang lubang, may medyo malalaking bangka na pwede rin sumunod. Mga bangka na malalaking talaga sila. Yun ang nakakainis. Yun ang nakakainis doon. Yung alam mo na ando na, nauli mo na. Tapos, yung gamit mo sa blind. Ano yung hinahala mong fight eh. Oo. Oh, tama. Pero silang 25 kilos. Amberjack. Ano yung 30? Oo. Sa piraso. Yan, yeah, maganda nga ng panang. Hindi ko kaya. Ah, ganun. Bigay mo sa akin ah. Hindi kasi kung wala na kasi pag, sabi pag hindi mo na kaya, bigay mo sa akin ah. Eh, sa iyo. Oh, basta laban lang, no? Joke lang. Okay mga mahusay, nakasakay na kami sa bangka, papunta na kami ngayon sa spot. So hanggat maliwanag pa, nag-update na ako. At kung hindi nyo marinig, ayusin ko lang yung audio sa bahay pagdating ko. So sana makarami kami ng huli, sana makarami ng huli si Tito Jun, si Dennis, si Howard, tsaka si Shamil, tsaka si Dad, no? Ang maganda dito sa bangka nila ayos. So matutulog muna ako dito, may pupwesto, no? Dito ako maiga. Tulog muna ako, kamahal ka sa spot. 2 hours later. Nakahuli na swang, no? Okay, so, swang ang unang huli. Ayan o. Swang. Hindi ko alam kukita, pero madilim kasi mga mouse eh. Swang. Alam kong torsilyo, swang. A few moments later. So mga mahusay, you know, egging game, no? Teka lang, ilawang ko ah. Wala na, may inaniilaw ko. Ayan oh, egging game oh. Pusit laki oh, huli ni Dennis oh. Bilang pumigat eh. Oo. Eh. Ang lakas kasi ng agos mga mahusay, tayo mga jigging. Sa kanya, ginagawita niya ng ano, squid lure na may pabigat pa. Pero kumbaga. Okay, so mga mahusay, ito sana yung video natin ng huli natin, no? Kaya lang kasi, nung kinagatan ako ng isda, hindi nakapindot yung record. Tapos, pinapindot ko lang kay Dennis yung GoPro, yung pala, napindot niya yata yung gilid. Ang nangyari tuloy, nag-timelapse photo siya, no? Imbis na naging video, timelapse photo. Yan pa naman yung huli ko ng 2 silver scabbard tsaka 3 black scabbard nung gabi. So sayang naman yung footage. So at least eh nakita niyo yung footage kahit pa paano, pictures lang, no? So ito pa pala, no? Kinawakan ko pa yung camera kasi nagsasalita pa sana ako dun sa video. Yun pala, hindi naman pala naka-record. Mukha ko lang pala, picture lang pala, panay picture lang ng mukha ko. Yun lang ang nakuha, no? Tapos meron ako mga konting video clips na nasa cellphone o nailan ko na yung mga isda.
So pakita ko lang yun sa inyo. Okay, so yan na, nakadali tayo ng ano, silver scabbard, no? Kanina puro black scabbard lang, ngayon may silver na ano. May naligaw na. Ha? Oo, mga scabbard maratalos ngipin yan, nangangagat pa yung mga bugok na yan. Yeah, so yan, dahil na siya sa pink jig, no? Kaya lang, akala ko mabigat ang laki niya, pero balagbag lang pala. Sa katawan siya tinamaan, no? Oh, so tara, try pa natin kung may mahuli pa tayo. Wala pa tayong nahuhuling matinong isda, para i-black tsaka silver scabbard lang, mga mausay. Okay, so mga mausay, no? Hindi kita. Ayun, nakauli ako ng baby black scabbard. Kasi laki lang yung jig. Kung gano'ng kalaki yung jig ko, ganun din siya kalaki, no? Kanina, nakauli ako ng ganito. Kaya lang, mas malaki dito. Siguro, ganyang kalaki ulo lang niya. Pero ulo lang natira. Hinagat naman yung buong katawan, ninakaw. Ngayon, naisip ko, hindi ko tatanggalin itong nahuli ko na to. Iwanan ko to, lalaglag ko ulit yung jig ko. Itignan ko kung natitirahin siya. No? So, tignan natin kung ano mangyayari, mga mausay. Try natin dito sa area na to, no? So sabi nila dito daw lumubog yung Pearl of the Orient. So, tsaka productive daw tong lugar na to. So tingnan natin, subukan natin. Tara, sumali kami. Ang, yun pa pala, no? Naalala ko pala, mga mausay. Ang hirap mag-vlog nung gabi kasi ang dilim, walang kita dito sa GoPro. Walang kita talaga dito sa GoPro, mga mausay. Tapos, ginagawa ko, cellphone na lang. Kaya lang, hindi ko din ma-vlogan lahat. Kasi syempre, busy din ako, kasi try din ako makahuli. So far, nakatatlo ako. Kaya lang yung hindi ko na video sa cellphone kasi nakatatak ko ibagsak yung jig ko kasi nakita ko putol yung kalahati ng katawan niya. So hindi ko tinanggal eh. Kaya ako lang nakabit yung ulo doon. I mean, ulo na lang pala natira. Ganyang kalaking ulo niya. Ganyang haba. Tapos ganyang haba yung jig ko. Ganyang haba yung ulo niya. Ulo lang natira. Sabi ko nga hindi pa inabot yung jig, sayang. So binagsak ko ulit. Hindi ko na na-videoan. Hindi sa nawala na lang yung ulo. So, yun. So, tara! Game na! Okay! Wait! Okay, so mga mahusay, no? Hindi ko kasi mapindot yung video kasi malayo sa akin yung GoPro man dyan. So, tingnan nyo naman yung turo nito, ha? Kagabi, naalala nyo, pinakita ko sa inyo, pinagatan ako ng ganyang kalaki na, no? Ang tawag mo doon, yung black scabbard. Ganyang kalaki kasi laki ng jig. Ngayon naman, ganito kalaki. Nakaiba eh. No? No. Paliitan eh. Tilapia ng dagat. Tilapia ng dagat. Kami dito dyan, tilapia daw ito ng dagat. Hindi ba kasing dagat ng tilapia? Sorry, tilapia eh. Oh, makakapala na, di ba? Makakapala. Oh!
mahusay. Huli ni Howard, no? Matampusa, laki, oh. Hindi pa niya agad naramdaman. Okay, so mga mausa, ito yung huli natin, ano, eventually. Itong scabbard, silver scabbard, huli ito ng gabi. Hindi ko nabidyohan, yun ang problema ko. Ito kasi, ano, sino ba? Gising si Dennis, umiihi siya nung nahuli ko itong isa na ito, ano? Itong isang silver, yan, silver na yan. Itong nahuli ko to, gising si Dennis, umiihi siya malapit dun sa may GoPro. So napindot niya. Hindi ko lang alam kung ano itsura ng footage. Malalaman natin mamaya, no? Kasi ito, umaga, nahuli to. Kaya lang, yun nga, hindi din napindot na ng GoPro. Tapos ito, kung alin tong maliit, itong nakuha sa GoPro, no? Kasi yung isang ganto ko, hindi ko alam kung saan napunta. Medyo malaki-laki yun dito. Hindi ganto kaliit yun. Pero, okay lang din. So, yun, no? Tapos itong isa pala nito, itong isang matampusa. Ito matampusa tawag dito dito. Ano bang tawag dito sa isda na ito, mga mausay? Baka pwede niyong sabihin, no? Pero kasi kami, tawag namin dito sa isda na itong matampusa. So, itong matampusa na ito. Yung isa, hindi ko huli to. Ito, hindi ko to huli. Ito, huli ko to. Itong isa na ito, huli yan. Ito, hindi ko huli. Huli ko. Yung isang ganito, wala. So, all in all, alam ko, naka 7 piraso ako ng isda eh, pero 6 lang to na sa akin. No? Meron pa ako pala ako isang, wala pala akong black scabbard. Yung mga black scabbard ko, na-donate ko. So, meron akong parang 2 black scabbard na binili ko sa dagat. Kasi yung isa, putol ulo na lang natira. Ulo lang natira. Tapos yung isa naman, ay maliit lang, ganyan kalaki. Hinagat niya yung jig, ganyan kalaki din. So, hindi ko na siya tinanggal. Niya ako siya dun sa jig. Hanggang sa wala namang kumagat sa kanya. Nakatakas yata siya. Ayun ko ba? So, yan mga mausay. Naging huli natin yung araw na to, no? So, sama ko dun sa video yung picture. Kasi mukha picture ako syempre dito pang-post sa Facebook, social media, tsaka kung ano pa. Tsaka sa YouTube community natin. So, maraming salamat mga mausay sa pagsuporta. So, since tinapos yung video natin, meron pa tayong motivational advice dun sa kwarto na natin gawin yan pagka nag-edit na ako. Mga mausay, ibang araw na to, no? Kita nyo naman, nakapagpagupit na ako, di ba? So, maikli na yung buhok natin. Hindi na tayo long hair, kagaya nung dun sa jigging video natin na yun. So, meron tayong motivational advice para sa inyo. Tsaka syempre para din sa akin, tsaka para sa lahat na nangangailangan nito, no? So, ito yun, no? Ang pinakamagandang paraan para makapag-umpisa ka ng kung ano man yung gusto mong umpisahan ay umpisahan mo na agad. Huwag ka na magsalita pa, huwag ka na magkwento pa, no? Gawin mo na agad kung ano yung naisip mo. For example, gusto mong magnegosyo. Gawin mo agad. Magnegosyo ka na. Magumpisa ka na maliit na puna. Hindi kailangan. Mga ganda yung mga mausay, ha? Marami kasi. Masyadong maraming iniisip. Okay? Masyado ka maraming iniisip na kesyo ganito, kesyo ganyan. Baka hindi ganito, hindi ganyan. Ganito yun eh. Pag meron kang gusto, sigurado, magagawa mo ng paraan. May isipan mo ng paraan kung ano yung kailangan mong gawin. Okay? Maniwala ka sa akin, mausay. Alam mo yan. Alam mo sa sarili mo yan na kung meron kang gusto, for example, kay negosyo man yan, trabaho, or kung ano man, pag-fishing, gamit sa fishing, kay gusto kong bilhin, lahat yan, alam ko, magagawa mo ng paraan, mahusay. Kasi kailangan mo lang gamitin to, di ba? Kasi sabi nga eh, lahat ng bagay may magandang paraan, may magagawang matinong paraan. Pero, pag hindi mo ginamit to, nag-isip ka lang na hindi ko kaya, ayokong gawin, tinatamad ako, mga ganun bagay, ay wala ka talaga ma-accomplish. Okay? Wala ka ma-accomplish, mausay. Ngayon, isipin mo ngayon kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Okay? May it be mag-fishing, mag-negosyo, magtayo ng kung ano man, magtayo ng kainan, or mag-vlog. Pwede rin, di ba? So, kung ano yung gusto mong gawin, as tingin mo, magiging productive ka doon sa mga oras na libre ka. Kasi, panigurado, mga mahusay, sa 24 hours na meron tayo sa isang buwan, meron tayo doon at least 4 hours na wala tayong ginagawa, na hindi tayo natutulog, nagising tayo,
na ang ginagawa lang natin ay nagsa-social media or kung ano mang kailangan, mga walang kakwenta-kwentang bagay, di ba? Nanonood ng TV, nanonood ng YouTube na walang kakwenta-kwentang mga palabas, kagaya ng mga nonsense ng palabas sa YouTube, marami. Hindi lahat ha. Maraming magandang palabas sa YouTube kasama na yung channel natin, okay? So, yun. So, may libre ka laging oras, mahusay, kung oras yung problema mo. Kung ang problema mo naman ay pera, ganito yan mga mahusay. Katandaan mo, lahat tayo nag-umpisa ng walang pera, okay? Lahat ng tao sa mundong ibabaw nag-umpisa ng walang pera. Pero, ganito yan eh. Paano mo gagawa ng paraan na magkaroon ka ng pera? Kasi lahat ng pwedeng, sa panahon ngayon mga mahusay, sobrang dami ng pwedeng pagkakitaan, okay? Sobrang daming pwedeng pagkakitaan. Gaya ng ano? Agaya ng isang example mga mahusay. Nung pandemic, maraming dumaing nawala silang pera, di ba? Walang trabaho. Pero marami ding nagkapera. Bakit? Kasi nakaisip sila kung paano sila kikita habang nasa bahay lang. Naiintindihan nyo ba? So, it's either na magreklamo ka dahil wala or gumawa ka ng paraan para magkaroon. Di ba? Ganun lang yun mga mahusay. Either magreklamo ka dahil wala or gumawa ka ng paraan para magkaroon. So, saan ka doon? Doon sa magreklamo ka lang dahil wala or doon ka sa gagawa ng paraan para magkaroon. Di ba? Kung ang problema mo naman ay ano pa bang mga hurdles natin sa buhay bukod sa oras at pera. Lakas ng katawan, no? Sige, sama natin yan. Lakas ng katawan, mga mahusay. Kung yun naman ang problema mo, lakas ng katawan, edi, humanap ka ng pwedeng tumulong sa'yo, kasosyo mo, na pwedeng gumawa ng mga hindi mo kayang gawin. Tandaan mo, na may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin kayang gawin mag-isa. Kaya nga tayo, ginawang tao na pwedeng makipag-communicate, pwedeng magsalita, makipag-usap dahil para pwede tayong makipag-negotiate, di ba? Mga mahusay. So, kung ano man yung rason mo, kung ba't di mo nagagawa yung mga bagay na gusto mong gawin, eh sigurado may solution dyan, okay? So, stop talking, start doing. Okay, mga mahusay? At saka, syempre, bago pa pala ang lahat, kung hindi pa kayo mahusay, syempre, click subscribe, click the bell para notify kayo kung may bago tayong video. At saka, syempre, leave a like para lagi tayong swerte sa lahat ng fishing adventures natin at kung anumang bagay na gusto pa natin gawin. So, mga mahusay. Ah, ito pala, may clip ako bandang huli ng video, no? So, ito yung nag-iisa yata na naramdaman ko na humahatak. Kasi yung mga silver scabbard, mga mahusay, tsaka yung mga ruby na maliliit, na mga mangilong ruby, mga gakilo lang na mga ruby snapper, wala kang makukuha laban doon, walang kwenta yung mga yun eh. I mean, masarap, don't get me wrong, masarap na isda yung mga yun. Silver scabbard, black scabbard, tsaka ruby. Pero laban, yung hinahanap ko sa sarili ko, laban ng isda, ano, hindi basta makahuli lang, walang kwenta naman yung makahuli ka lang. May laban dapat, no, mga mahusay. So, ito na nag-iisa. Pero hindi pa rin makonsider na laban eh. So, dyan lang muna tayo mga mahusay. Sa susunod na fishing adventure ulit, tsaka comment kayo dyan sa baba pala kung meron kayong gustong tutorial or kung ano man na pwede natin gawin. So, kung sino yung makapagbigay sa akin ng suggestion na magugustuhan ko ay yun ang gagawin nating video at i-feature natin yung comment niya na yun dun sa susunod nating video. Okay? So, dyan lang muna tayo mga mahusay. Kita kasi sa'yo. Oh yeah.